kausapin mo ang mga pinagkakautangan mo, lalo na kung matagal ka na nagtatago sa kanila at umiiwas. Kasi alam mo, sobrang malas yan sa negosyo. Yung nangutang kang putangin at tapos di ka na nagpaparamdam, Diyos ko, grabe ang balik niyan. Ang bigat niyan dalhin. Alam mo yung kapag may ganyan ka kasi may nasasagasaan kang iba, grabe yung ano, grabe yung kumbaga kahit anong buhat mo, kahit anong effort mo, kahit anong pagsisipag mo, putangin na, parang ang alat ng biyaya, mararamdaman mo yan eh. And if ever man a scammer ka, diba? Kung yung tipo ng tao, malakas mang gancho, man loko, malaki pa rin ang balik niyan. Pwedeng hindi sa lifetime na to, or pwedeng pa nagkaedad ka, or pwedeng ang mapapasahan niyan yung mga susunod na henerasyon ng magiging anak mo, pamilya mo. But nevertheless, may balik talaga lagi. Whether you believe it or not. So, you gonna need to start taking this seriously, no? Seryosohin mo na kausapin mo sila, you talk to them. Kasi magkakaintindihan naman eh. Ang mahirap kasi yung hindi nga sinzone eh. Ang mahirap kasi yung ini-inbox zone mo, di mo na nire-replyan, tinataguan mo. Grabe yun. Huwag ganun. Then, mas gagaan ang biyaya sa'yo kapag kumunek ka sa kanila at makiusap ka paano yung mode of payment mo. Di ba mga ganun? Kailan? Respetuhin mo yung mga pinagkakautangan mo. Tao kang lumapit, tao mo silang harapin. No? Umiiwas ka sa mga nahihiraman mong pero gusto mong magbago yung buhay mo, kumita ka ng milyon, malabo yun sa'yo ibigay ni God. Kasi very, very unfair talaga yung gano'n na practice eh. Magbabayad ka kapag may pera na, mas lalong hindi ka magkakapera. Pinakamaganda mong gawin, kausapin mo na sila ng maayos para para mas gumaan na sa'yo, mas gumaan na sa lahat, at pumasok na ang biyaya sa buhay mo. Tandaan, iba ang ibig sabihin na bigay sa utang. In case may mga confused dyan. Lalo na yung huwag na huwag mo sasabihin na kailangan ka naman intindihin kasi putangina mayaman naman yung nagpautang sa'yo, mapera naman. Hindi ganun yun eh. It does not work out that way. Kapag nangutang, huwag kakalimutan at harapin sila, kausapin, panindigan mo ang ginawa mo. Meron kasi ako mga kilala na ano, nangutang, tapos parang siya pa yung kailangan intindihin siya, tapos hindi na nagpaparamdam. Kasi matik naman daw na dapat naiintindihan na. No. Very bad. Ano ka, special child na putang ina para intindihin?